Sa ibang balita, ipatutupad na sa Pilipinas simula ngayong Setyembre 1 ang pagkakaroon ng online portal na One Health Pass para sa biyaherong papasok sa bansa. Ayon sa Bureau of Quarantine, ipapatupad na ang One Health Pass para sa mga papasok ng Pilipinas. Ang One Health Pass ay malaking tulong para sa mga manlalakbay na uuwi ng Pilipinas kung saan magiging paperless ang gagawing electronic registration checklist. Sa pamamagitan po ng pag-register ng isang registration lang po, dire-diretso na po ito na maipapasa sa lahat ng mga ahensya na tumutulong po sa pag-aasikaso sa mga kababayan natin umuwi sa Pilipinas, tulad po ng OWA, ng Department of Tourism, ng Marina, ng PCG, at ng OSS. Ayon kay Salvador, ang nasabing registration mula sa origin ay magagamit upang tuluyang maipasa ang impormasyon hanggang makauwi sa kani-kanilang lokal na pamahalaan. Dagdag pa nito, ipinapaalam ni Dr. Salvador na isa sa mga impormasyon at dokumentong kailangan para sa One Health Pass ay ang personal details, flight details at iba pa. Habang pagdating naman sa Pilipinas, ay kailangang ipresenta ng mga kababayan ang QR code at otomatiko itong susuriin ng Bureau of Quarantine kasama rin ang OWA para sa mga manggagawa, Marina para sa mga seafarers at DOT para sa mga non-OFW. Okay, pagtapos po doon, diretso na po sila sa Bureau of Immigration para magkaroon ng clearance. Then, diretso na po sa hotel. So, after po ng hotel, depende po doon sa classification nila kung 7, 10, o 14 days sila maka-quarantine. After po ng maswap sila, and marilis po yung quarantine certificate, kinukommunicate din po ng One Health Pass sa mga LGU yung data na meron mga ganitong dami ng mga Pilipino na uuwi doon sa locality nila. Aniya, para sa mga hindi alam ang bagong proseso, mag-login lamang sa www.onehealthpass.com.ph upang makakuha ng transaction number at iba pang pamamaraan nito. Sa huling payag, sinabi ng BOQ na malaki ang magiging ambag ng nasabing programa para sa mga umuuwing Pilipino sa Pilipinas.